Good morning guys. Ngayon dito naman tayo sa farm. 6 o'clock. June 14. Nag-spray sila ng insecticide. Sunod tayo doon. Noras ko din ang abotay. Pasing ko? Apat katao yung nag-maintain dito ng farm natin. So, ito tayo. Nakaan tayo dito sa maliit na pilapil. So, bali mag 32 days na rin yung palay natin. Yung abangan natin ito, yung ano lang, punggos, uod. Sa kapag namumunga na yung hangin naman, na pag may ulan, may kasamang malakas na hangin, yung heavy rain. So no choice tayo, sana maganda yung panahon para hindi tayo magka-problema sa pamumunga ng ating palay kung ito'y dadapa. So hintayin natin yung panahon na yun, mga 2 months pa.
So nag-spray tayo ngayon dahil yung ibang dahon namamatay na, parang may punggos. So spray tayo. Maganda rin yung tubo ng palay natin. Kung tutuisin, pagmahal yung presyo ng palay, tutubo rin yung magsasakay. Kung yung price ceiling nasa 18 pesos per kilo, medyo 30% na makakita yung magsasaka. Pero pag mag-trace yung 12 pesos lang, talagang break-even lang yun. Tapos yung bigas, ganun pa rin, mahal pa rin. Kaya itong problema pag hindi tayo class A na magsasaka, hindi tayo pwedeng mag-stack na ating harvest. Yung stack natin sa warehouse, saka ibinta lang pag mahal na. Pwede rin natin ibinta sa NFA. Kaso lang matrabaho yung NFA dahil i-dry mo, tapos mayroon silang classification din na dapat malinis yung palay, hindi sila kumukuha ng wet. So kung ikaw magsasaka, talagang mag-prepare ka ng warehouse o kahit yung maliit lang na gilingan, yung maliit lang na rice mill, pwede gilingin mo yung harvest mo saka ibinta. Doon tutubo ka talaga, wala kang lugi doon. Pero kung tuwing harvest meron kang estudyante, wala, hindi mo maipon yung kita mo dahil doon lang napupunta sa allowance, tuition, pagkain, at saka bill sa kuryente. So test lang mga magsasaka kung makagraduate na yung mga estudyante ninyo. Pwede na rin na mag-ipon, mag-invest. Pwede mag-invest yung kinita. Kunti-unti mag pundar ka ng warehouse, mechanical dryer. Sa ngayon may ano rin tayo, may baboyan, may manukan, pero break-even lang yun, pang-ulam lang. So saglit lang nila na sprayhan yung ating area. So, ganito lang yung buhay dito sa farm. So sa isang hektarya, bali 12 minutes lang nila na
gawin yung pag-spray at ito'y kanilang matapos. So guys, hanggang dito na lang. Abangan naman natin yung pag pamumunga na ating palay.